Alright, a blessed day once again, the Black Retriever. Bago tayo magsimula na mag-bike check sa araw na ito, muli magbabike check po si the Black Retriever. Pero mag-shoutout muna tayo before that. Okay, una pasasalamatan ko muna si Kaketchup. Dalawin po niyo yung biyahe ni Kaketchup sa kanyang channel. Ano? Salamat sa t-shirt. Yan, binigyan po ako ng t-shirt ni Kaketchup. Yan, kasama po natin yan sa Bike Brothers International, si Kaketchup. Yan, he is the retired policeman dyan sa may Parañaque City. Investigador po yan. So, may nalalaman po yan ukol sa mga batas. Sa channel po niya, napakaganda. Marami tayong matututunan. Bisitahin po natin ang kanyang channel. Okay, shoutout din tayo kay Kuya Sen TV at yung Kuya Sen vlog niya, no? Yan, maganda yan. Nag-update yan ng mga project dito sa Pilipinas. Mga project ni Pangulong Duterte. At siyempre, kasama rin natin sa Bike Brothers International yan, si Kuya Sen. So, bisitahin niyo po yan. Ha? May mga vlog din po yan na pupunta, bumibisita sa mga iba-ibang klase ng lugar, no? Tulad ng mga falls, mga ganyan, no? So, shoutout din sa'yo sa ating Paralympics sa bronze medalist na si Kuya Raul Angoloan. Yan. Shoutout din kay The Wandering Cyclist at siyempre, dyan sa ating kaibigan, taga South. Yan, bisitahin po natin ang kanyang channel, no? Yan, kasama rin natin sa Bike Brothers yan si taga South. Is a runner as well. Alright, simulan na po natin ang pagbabike check. ...2022 Spunker Anderson R2. Yan po ang bagong road bike ni Spunker na naka-STI na po at syempre naka-disc brake. Atin po siyang ibabike check sa araw na ito. Alright, makikita po ninyo ang kagandahan ni Spunker. So, syempre, as usual, magsisimula po tayo sa pagbabike check sa kanyang frame. Okay, simulan po natin sa frame. Okay, yan po si Anderson, no? May tatak po siya ng Anderson R2 sa kanyang top tube. The color of this frame is a red-black with a white decals, no? Na Spunker. Yan, kung mapipansin po nyo, yung decals po niya, Spunker, ay white. May combination siya nga ng red and black. Yan po ang kanyang frame color para kay Spunker. Okay, sa kanya namang head tube. Is a tapered, no? Naka-tapered po ang kanyang head tube. Naka-silvering na po yan. Okay, yan po yung logo niya ni Spunker sa harapan ng kanyang head tube. Okay, sa size po ng kanyang top tube, ano? Simulan po natin sa kanyang top tube. Yan, sinukat po natin. Gumamit po tayo ng panukat. Ang top tube po niya is 50 cm. Right, yan, mula sa gitna ng kanyang seat tube, ano, hanggang doon sa gitna ng head tube is 50 cm. Okay, sa kanya naman pong seat tube, no? Yan, mula po sa crank na middle ng crank arms niya, ng crank until the end of the seat tube is 48 cm. Okay. May dalawa po siyang battle mount, yung battle cage holder sa kanyang seat tube, meron pong isa at syempre sa kanyang down tube meron din pong isang lalagyanan ng battle cage. Yan, may mount na po siya, no? Dalawa. Okay, naka-bolt po siya, mga kabisig. Alright, sa kanya naman pong pre, meron po siyang internal cabling. Yan, sa shifter niya, yung shifting cable niya ay ipinasok po sa loob ng frame. Yan, both side po yan, no? Yan, brake cable. Alright, puntahan po natin ang kanyang rear derailleur. Kaya kanyang RD made by Senza Reflex 8-speed. Ano? Naka 11 teeth ang kanyang pulley sa ilalim. So, yan po ang kanyang rear derailleur. So, ang kanyang chain na ginamit sa Block 1 na TEC PWR 8-speed. Yan po yung Tech Power. Ang kanyang chain
na ginamit kay Spunker kaysa kanya mga FD o yung front derailleur, no? It's made by Reflex. Yan, na sensor rin po yan. Kaya naka-clamp po ang kanyang FD. Okay, sa kanya namang crank made by Spunker. Yan, nakatubay siya, no? Yan, may decals yan, Spunker sa kanyang crank arms. Okay, isa 50 teeth ang kanyang pinakamalaki, no? To 34 teeth. Of course, isa sealed bearing na po ang kanyang bottom bracket. So, sa kanya namang crank arms, ang size ng kanyang crank arms is, of course, 170, mga kabisig, no? So, siguro talagang ganyan, pag mga 48 pataas, gagamit sila ng 170 na crank arms. Okay, sa kanya namang cogs, is a tread type. Okay? Edge speed siya, naka 13 teeth, yung pinakamaliit niya, to 25 teeth. Yan, yung number one. Well, sa kanya namang cogs, mga kabisig, no? Yan, isa unknown. Alright, punta naman natin ng kanyang brake and shifting, ano? Naka STI po siya, made by Reflex. Napakaganda po ng shifting nito, no? Reflex. Nagamit ko na po ito kasi. So, yan po ang STI niya, ha? Naka 8-speed 2x. So, gawa din po ni Sensas, of course, ang kanyang rubber hood na ginamit sa kanyang drop bar, ano? Kita niyo po yan. Ang kanya na mga bar tape is a color black. Ayan po ang kanyang drop bar is an alloy, no? Tatak niya yung stem, no? Okay. Sa kanyang stem is a 90 cm. Is an alloy as well. Medyo mahaba po siya, no? Okay. Sa kanya namang fork is a rigid steel, no? So, bakal pa po ang kanyang fork. Pero maganda po ang kanyang kulay, is a glossy black and with a line of red, no? Port, rigid port, of course, naka quick release. Quick release po ang mga hubs niya. Kaya yan po ang kanyang caliper, is a mechanical disc nga po siya by Kalito. Kalito, Kalito, alright. Yan, both side po yan, no? Sa rear at siyempre sa kanyang nahan. Okay, floating rotors po, 160 mm ang kanyang front na ginamit. Siyempre, sa kanyang rear as well is 160. Is a floating rotors po ang kanyang disc. Ang kanyang seat post is a 27.2, mga kabisig. 27.2. Naka seat clamp po siya na alloy, quick release. Kaya ang kanya naman po mga pedal is an alloy as well, is a ball bearing. Yan, nasa inyo na po yan kung gusto nyo magpalit ng cleats, no? Yan po ang kanyang pedal. So, puntahan naman po natin. Let's check our saddle. It's a made by Spunker. Kaya ang saddle niya po, malapad po yung kanyang likuran, ano? So, masarap pong upuan din ang kanyang saddle, no? So, bagay na bagay sa isang road bike disc ang kanyang saddle. Okay, mga kabisig, ano? Yan po ang ating binike check sa araw na to. Si Spunker Anderson R2, ang ating road bike disc na naka STI. Punta naman po natin ang kanyang tires and rims. Sa tires muna po tayo, 700x25C made by Compass. Yan, ginawa po ni Compass yan, ano? So, ang PSI po niya na allowed is until 100, no? Yan po si Compass. Yung lapad po ng gulong niya is 25C. Naka-skin wall na po siya. Tan wall, gum wall, whatever you said. 25C, yan po ang lapad ng kanyang gulong. Is naka-tan wall or gum wall na po siya. Alright, sa rim naman po, isang alloy material ang ginamit. Meron po siyang decals ni Spunker sa kanyang rim. Kanyang spoke po. Yan. 32 holes siya, naka-American Shredder. Ang price po niya is 11,450 na lang po. Naka-sale na po siya. Yan, matatagpuan lang po yan at mabibili. Available at Kabisikleta Bicycle Shop located at Barangay Nyogan, Cabuyao, Laguna. Available din to sa Velocity Bicycle Shop. Bisita po kayo sa mga shop na ito at makaka-discount po tayo.
naman dyan sa mga tropa dyan sa Kabuyaw. Ano, ingat kayo palagi. Fighting. Si mama mo, kamusta mama mo? Karan sa mga magulang ko, salamat sa abid akong fight. Oo, yan siya. Ako lang sa kabili na siya.